Thou shalt break them in the rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Be sabay. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Let's pray, Lord, na salamat po, Lord, sa inyong masalita again, sa aming bilang, sa mga ginagawa niyo, mga blessing, Panginoon. I pray na kayo po ngayong moment na ito, Lord, na kayo po yung mamumuna sa amin, salamat sa aming bisita, Panginoon. Mga unawa din po, Lord, siya. At mamaya po yung mga follow-up. Solve ulit, Panginoon, ng mga presentation, Panginoon, na nakakatulong din naman po, Lord, sa bautisa, sa pananampalataya. But now I pray, Panginoon, kayo manguna sa aming topic ngayon. Medyo mabigat, but again, kayo po yung magbigay ng katalinuan sa bautisa sa amin. Alam po, Lord, again, kayo po patawad sa aming maraming pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Good morning sa lahat. Morning. Sakto lang yung tunog, no? Pili ko naglulus lang. Kaya sabihin ako, bad, meron yung na-fix ko na yung chords. Alala nyo mamaya. Yung mababa tayong last time. Okay, title po natin ngayong umaga. Kung kaya sa tayo matapos, ang title po natin is The Rage of and to the Hidden. Okay? The Rage of and to the Hidden. Sa Tagalog, ang galit ng at mga, hit up sa Tagalog, no? Una yung galit nila. Okay, alam pag sinabing rage, galit, no? Galit na galit. Pero may galit din sa kanila. Kaya yun, dalawahan. Of and to. Sa galit nila at galit sa kanila. Ayan. So, yan po ang title natin ngayon. Basically, Psalms 2, ito po yung gagawin ko, mga filler ng mga kanina pa, hindi talaga ako makapag yung usual na topic na sermon. Dami nasa utak ko. Anong kailangan natin, pero dapat kasi balance eh. So ito po nakikita ko sa Psalms, napakaganda, balance, at may mga message talaga na dapat natin i-focus, okay? Hindi puro topic, yung iba kasi ganun eh. So tayo minsan-minsan lang yung ganun. Na muna yung kailangan natin. Kasi minsan nga, hindi natin alam kung yung kailangan din natin. So, tingnan natin sa Bible, ano sinasabi sa atin, malamang kung tayo magkaka-idea na talagang kailangan natin. At even, pag nag-mature tayo, yung feeling natin na kailangan natin, hindi pala natin kailangan. Ganun yan eh. Okay, so again, ano yung, define muna natin yung mga terms dito sa verse 1. Gawa na lang ako ng series na about Psalms. So, sabi dyan, why do the hidden? Ano yung hidden? Pag sinabi pong hidden, ito po hindi nagtatago ah. Ano yung spelling? Ito po ang tawag sa mga tao na walang tamang religion. Yun po yung sabihin ng hidden. Walang pagano tawag niya sa Tagalog. Kaya medyo mabigat na term yan, pero iba mo offense syempre. Parang, hindi naman yung katoliko, kunwari. Tama bang tawagin natin silang pagano? Ha? Kaya, Jun. Tama bang tawagin na yung katolik ng pagano? Pwede, kasi hindi naman sila, hindi naman tama yung pagano. Okay. So, pwede, no? So, actually, tama nga eh. Depende kasi sa pangunawa nyo. Ganyan po yan. Kaya pag ako, pag kausap ko, alam ko hindi nyo maintindihan. So pwede ko sabihin, pwede. Pero pag tayo, nagkakaintindihan na tayo, talagang pagano tawag natin dyan. Amen? Amen. Mabigat yun, masakit, pero ano ba yung totoo? Pag tinawag, kinonsider mo silang Kristiyano, tapos yung ribulto nila, alam mo naman yung ribulto niya, talagang prominente, di ba? So parang mo hindi naiintindihan yung sabihin ng Bible. Gano'ng agalit ang mga ang Diyos sa idol. So yun yung hidden ha, mga pagano yung hindi na kilala sa Panginoon. Na totoo. Amen?
Kasi minsan may, naniniwala naman sila, may Bible nga sila, may priest nga sila eh. Di ba nasa Bible yung priest? Oo, pero hindi ka tulad ng ibig nila sabihin. Yung ang problema sa mga ano eh. Iba yung pakahulugan. Anyway, ano yung rage? Galit po yun, di basta-basta galit, talagang galit. Okay? Kaya dadaanan din po natin soul winning dito, hindi mawawala yan. Kasi para madagdag sa ating ano, kaalaman. Na parang hindi ka magtaka, ba't sila galit sa atin? Sinesolve na nga natin para maligtas eh. Ba't galit? Maintindihan natin na hindi sila actually galit sa'yo. Ang maintindihan mo, galit sila sa Diyos. Hindi ba sabihin galit sa mundo, pero ito pag-aaralan natin. Kaya again, sisayin natin to. By the way, ang another introduction about this, ito pa yung madalas natin kinukot, kung naalala nyo lagi yan. Psalms 2. Pag sa millennial reign and then sa end times. Kasi talagang ito yung accurate depiction yun eh. Inuulit po yan sa Joel, sa Revelation 6. Tingnan natin dito. So why? Maganda dito, why eh? Alam nyo ba yung mga sino nag-Facebook? Nag-Facebook ka ba, ano, Riza? Nag-Facebook ka ba? Nag-Facebook ka ba? May assistant ka. Ano madalas nakikita mo sa Facebook? Minus na yung kalokohan. Kung gusto mo, kahit sa atin, minsan gumagamit tayo ng ganun eh. Kahit yung dati, yung di pa uso yung mga ganyang videos. Ang uso dati, yung nauso yung press, ang tawag dyan yung mga, yan, yung mga written materials, ang gamit lang nila dyan po, ano, talagang talino lang. Paano mahahalina, paano babasahin ng tao yung sinulat mo? Kasi sino ba gusto magbasa ng ano yan? Ngayon, yun ba, may mga mahilig din magbasa. Pero yung ako, katulad ko, mag-busy ka, babasahin ko ba yung sinulat mo, nang pakailan mo dyan. Pero mayroong way. Ginagawa nila, sa title pa lang. Yan na, mapuprovoke na na anong ibig sabihin. So, isa sa mga ginagawa dyan, nagtatanong. Kasi para, isang tingin mo lang, alam ko na to kung para saan to. Gusto ko to, hindi ko gusto, at least. Hindi mo kailangan basahin yung buong kung ano man yan para malaman kung ano yung nilalaman yan. So kaya ngayon, ang topic natin again ha, may ano, ulit yung title natin is The Rage of the Heathen, The Rage of and to the Heathen. So may, galit daw sila. Eh pastor, may kilala mga Katolik, di naman galit eh. Tama rin yun, no? So huwag mong i-assume lagi. Pero ang sigurado ko ngayon, pagdating sa religion, dyan na magkakatalo. Kasi again, marami dyan, ang aliwalas ko na, nagdahal din lang. Di aliwalas niya, di ba? Kung anong ginawa niya kanina, di masaya siya. Ngayon, lalapitan mo. Ngayon, pwede mo siya na salita ng Diyos. Parang, depende sa kanyang kalagayan, spiritual. Doon magkakaalaman kung ano yung magiging response siya sa'yo. Tama ba? Bigla na lang magbabago yung papad. Pag yung kanyang condition dito, alam mo, mga self-righteous, sino pa? Parang yung, hindi kami, pero yung verity, nakasama nga namin doon sa ano. Pero nangyari na rin sa atin yun, sila Jamie, nasigawan nga yun. Magalang naman sila, wala na silang ginagawang mali. Kami din, kami, hinahabol kami ni Daddy. Ewan, ba't naalala pa ni Daddy yun? Lumalayo na kami, hinahabol pa kami. Ano kaligtasan? Ano kaligtasan? Wala na ang alam niya. Yeah, ganun pa eh. Bakit sila galit? Yan ang tanong natin ngayon. Gusto natin maintindihan. Kasi minsan, yung style yan eh. Sabi nga nila na naman, sa mag-asawa na naman. Marami kong mga segue ha. Sundan nyo lang train. Sabi nila, yung mga mag-asawa kasi, lalo pag di maayos yung ano. Pero kahit ano, minsan normal eh. Sa bahay sila yung ano, di ba? Sino mo sunod? Kaya sabi nila, mga joke na ano lang to, pero may laman. Sabi nila, pag galit yung asawa mo, ganito gawin mo. Unahan mo agad. Alam mo na, kunwari, nagsaing ka, sunog. Naku, mga galit sa akin yung asawa ko ngayon. Unahan mo siya. Bakit galit? Para dumipense na daw. Ganun style eh, no? Kaya gusto ko lang sabihin dito, yung galit po, may dahilan yan. Yung iba nagagalit-galitan. Yung iba may pinanggagalingan talaga.
Okay, kaya ngayon, kung paano tayo magiging magaling na soul winner, dapat alam mo yan. Hindi mo ibubuntun sa sarili mo, hindi naman sa'yo. Amen? Katulad nga, no, tapos yung sa, yun na, kasama namin, hindi kami, pero, share-sharean yung mga apo nila, mga anak nila, di okay. Siyempre, mga bata, no, gano'n naman. Eh, yung lolo, siguro na, tawag dyan, na insecure, yun, salamat. Ayaw mo share na yung mga apo ko, ako na lang mag-share. Biglang ganun. Bigla siya may naisip na ganun. Kaya, so syempre, ganun mga baya mo na lang. Pero, nakita mo yung, yun yan, nabanggit ko, insecurity yun. Eh, yung iba, sige, di, sharean mo. Yung iba na hindi masyadong ganun yung level of insecurity. Pero, dali ha. Technical difficulties. Hello, hello, check. Wala. Galing, no? Okay. So, yun yun. So, naintindihan niyo po yung ating pag-uusapan ngayon. Nag-aralan. Meron silang galit at meron din galit sa kanilang Diyos mamaya. Pero intindi natin bakit sila galit. Gaano sila kagalit muna. And then, as we go along, tingnan natin na paghandaan natin na, again, hindi sila galit sa'yo, kaya hindi ka dapat tumigil, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat nalilisik yung mata nito, sa Diyos galit yun, hindi sa'yo. Hindi ka nga niya kilala. So, galit sila sa mensahe na dala-dala mo. Papansinin mo rin, pag ibang topic, okay sila. Pag binalik mo ulit yung Bible, biglang magbabago na naman yung tono. Bakit? Doon sila galit, hindi sa'yo. Kaya unayan sa'yo, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? So again, tinatanong tayo para maintindihan natin. Mag-isip tayo, bakit nga ba? So saan sila galit? Mamaya, makita natin. And the people imagine a vain thing. So nakita nyo yung shift sa heathen to the people. Ibig sabihin, yung people ay maaring the same or not exactly the same set of people. But still, ano yung pareho? Ganito yan. Balik ulit tayo sa soul winning. In general, ang galit talaga yung mga heathen, yung mga demonyo at saka yung mga self-righteous. Na hindi pa rin ang demonyo, pero papunta na dun. Okay, parang yun. Yung mga nataniman ng kung sinong ganyan. Ako, hindi basta-basta natatanggap ulit yun. Kaya kahapon, ganun daw. Pinaliwanag ko ba? Sige po, tumanggap tayo dati. Naligtas ba kayo? Naintindihan nyo ba yun? Kasi kaya nga, again, ang introduction natin, napaka dapat yung programa mo nakalatag na yun. Nag-uumpisa lagi tayo sa kasalanan ng lahat, no? Ibig sabihin, lahat nagkasala, hindi mo kaya ligtas sa sarili mo. Eh, siya naman ang sasagot sa'yo. Pag sinabi niyang hindi, may hinuhukay siya dito kasi hindi ako ligtas kasi hindi pa ako perfect. Diba? So, ganun tinuturo sa sana lang, workspace eh. So, mamaya, mag-object na sila dahil sabihin, eh, tumanggap na ako dati. Sandali, iba yung ibig sabihin. Ano yung tinanggap mo dati? Kung hindi mo naintindihan na tumanggap ka dati dahil ang tinanggap mo is libreng regalo, ang Panginoon nagbayad. Kasi alam naman ng Pilipino, lahat ng Pilipino alam na si Jesus na matay para sa atin. Ang nililinaw natin ngayon, yung kasinungalingan kasi na pinasok ng iba na kailangan maalis doon sa ating, sa kanilang paniniwala. At ikaw yung ano nung para kang doktor na nag alam mo tayong word, parang surgeon ka, inaalis mo yung cancer. Kasi yun ang magpapahirap sa kanila. Hindi niya maintindihan. Bakit niya maintindihan na kaligtasan, regalo, kailangan mo nang tanggapin, hindi mahirap. Kasi yung cancer pala doon, nabubulok na kahit minsan mga Baptist din na nagturo. Paano yun? Aalisin mo yun. So sa surgery, pag surgery, yung isang pasok doon, huhukayin mo yun. Aalamin mo kung saan. Kaya sa medical profession, ang daming technology ginagamit nila kasi kailangan nilang malaman matukoy saan exactly. Pag di nilang matukoy na nasaan, basta masyakit ka lang. Ang hirap nun, di ba? O ganun ngayon kayo, pag mga soul winner ka, ganun kahirap. In a way, again, hindi lahat kasi iba-iba ang tao. Amen? So, okay, matakot. Pag ako may nagpa,
Pastor, operahan mo ako. Sige, okay lang. Hindi ako marunong. Sige, okay lang. So, hindi ko na problema. Exactly sa akin lang yun. May problema rin siya. Ba't ako mag-o-opera sa'yo? Hindi naman ako doktor. At may mga doktor na mga surgeon din, pero hindi ganun agaling. Specialty nila. So, gusto ko sabihin, pag soluin nyo ka, kung talagang hindi maligtas, eh, baka hindi pa niya oras, hindi ikaw yung tamang tao na gagamitin sa kanya. Yung lang gusto ko sabihin. Okay? So, balik tayo dito sa hidden. Subukan lang ako, ha? Saglit. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Mic test. Hello. Ba't ganun? Iba yung frequency. Anyway. Sige po, dito na lang ako. And the people imagine a vain thing. Ano sabihin ng vain thing? Walang kakwenta-kwenta. Yun pala yun. Alam nyo, kaya again na-open sa atin yan pag sinabi mong 20 years siyang Katoliko, for example. Tapos ngayon sasabi mo sa akin, hindi ako ligtas, ikaw ligtas. So yung iniisip nila for the longest time, wala palang kwenta. Naku, ang hirap tanggapin nun. Kaya ngayon, maintindihan mo yung bakit na-relate yung rage. And then, yung nag-i-imagine kasi sila ng pareho lang, no? Ng mga walang kwenta-kwentang bagay. Ganun nyo, kaya mga bata, ha? Kami kilala namin kayo. Tinitignan pa lang namin kayo. Kung na, puro kayo kalokohan. Intindihan namin, pwede kayo mag-games. Kaya mga bata gusto mag-games. Pero pag sinabihan na kayo, huwag din kayo magtatampo. Kasi minsan kita na namin na walang patutunguhan to. Ikot-ikot lang to. Naranasan ko po yan. Naupuyat ako dati dyan. Kasi ngayon, matanda na ako. Naaalala ko, walang kwenta. Oh. Ang ginawa ko. Ngayon, di na uso yun. Nakapagkakwentuhan. Pero yun lang yun. Kahit dyan, kahit basketball, ganun din yan eh. At least may, you know, healthy in a way. And ngayon, healthy ka pa. Diba? So, gusto ko sabihin, iwasan natin yan. Kaya lagi natin pinag-uusapan yan, inaaral, ang focus ng ating utak dapat, mga bagay na kapaki-pakinabang. Kasi pag the time na kahit baptist ka na, kahit ligtas ka na, tapos na pinaikot-ikot ka pala sa tanas, wala akong kwentang-kwentang bagay, di ba? Parang yung ibang church, wala na soul winning, wala soul winning, pero may kantahan, maganda yung place, maganda yung kantahan, mayaman, pero wala soul winning. Ano nangyari yun? Then meron, minsan. So, vain. Kaya pag hinarap mo yan, ba't wala yung soul winning? Galit! O kaya, pag pinasok na ng false teaching na inulit-ulit niya na kasi naloko siya dito and then inulit-ulit niya kasi hindi niya inaral dito, hindi niya atake. Hindi siya nagtiwala sa Diyos at hindi siya nagtiwala sa bang, parang mali yun na. Hindi, si ano nagsabi niya, kilala ba si Spurgeon? Spurgeon? Parang ano yun, parang banggitin mo lang yun, kailangan ko na maniwala, parang ganun dating minsan yung mga yun eh. Amen? Amen. May maganda rin ginawa yun, kaso yung hindi maganda, inaalam natin. Parang hindi siya mataas ang katotohanan ng Diyos, ang dapat may taas. So yun, medyo naintindihan na natin. Yung hidden, galit yan. Again, di sa'yo, sa Diyos galit yan. At tulungan natin sila na makilala sa Panginoon. Huwag naman nating i-trigger kung hindi kailangan. Okay? Pero sabihin natin totoo, at matrigger o hindi, again, di natin sa atin lahat yun. The Kings of the Earth, ito na po yung medyo malapit sa eksakto po ito, no, sa end times. Literal ng mga hari, mga leader ay galit din sa Diyos. At literal na sila po ay magagather. Ibig sabihin, alam nyo na yung sa Revelation, tapos tayo dyan, di ba? Literal na kakalabanin nila ang Panginoon sa end times. And then later din, after the millennium din. So, gusto lang makita natin muna dito. Sana tayo sa end times masyado. Yung iba kasi alam na eh. Iba hindi pa. But anyway, may mga tao na sobrang galit sa Diyos, magkakaisa sila para lang lumaban sa Diyos. Amen? Parang mga bakla ngayon. Bakla na naman itong topic natin. Ganong ginagawa nila eh. Ginagawa nila, nag-uusap yan. Anong magagawin natin dito? O nga, wala tayong isasagot yun. Iwanan natin yung sabihin, pinanganak tayong ganito. Gagawin nila, mag-uusap-usap yan. O ganito gagawin natin, ha? Gawin natin, itong mga walang kaalam-alam na mga
sa opisina, sa bahay. Mag-aano lang yan ang propaganda. Yung lagi nilang, basta lagi nilang narinig yan. Pero hindi sila pwede magtanong. Okay, huwag silang tatanong, ha. So, makinig lang sila makinig. At huwag mo namang masyado may pilitin. Pero dapat narinig lagi nila yung sinungalingan na yung propaganda kanila. So, ganun po yan. Nagsasama-sama yan. Okay? At ang perfect example lagi dyan sa bakong na naman. Paano nila nagawa yun? Nag-usap-usap yan. Lahat yan. Puro sa pera, galit sa Diyos. Wala silang pakailang kung may matay. Importante, ma-accomplish nila yung ginagawa nila. So, yun ang gusto ko lang sabihin doon. Pero ito, literal po ito, the kings of the earth set themselves. Alam niyo yung set? Napakalit na word yan, pero importante yan. Parang kababasa ko lang yan, sabi ni Paul naman, I am set for the defense of the gospel. Ano yung set? Ano mo, tinalaga mo na yung sarili mo. Ito, tawag dyan, TV set. Ewan ko, ba't gano'n? Pero, I mean, buo na yan eh. Lahat yan, ilagay dyan para gampanan yung ano yung dapat niyang gampanan. So, sineset yan, itong mga to. Kaya hindi madaling mag-set up nito, no? By the way, nakaset na yung ating, hindi lang, wala pa lang yung mga web, nakakalat na. No? Pero sa alala, medyo inaayos na po ni Daddy yung ano to. Salamat to, maayos na po yung ano. Sensya na po yung last week, ha? Kaya naayos na yun. So, ito, kaya ayos yun kanina, may nag-ano, di ba? So, sineset mo yun kasi gagamitin niya sa isang purpose na pag nilagay mo na yun doon, yun at yun ang gagawin niya, yun at yun. So, sabi ni Paul, ganun naman siya, sinet niya yung sarili niya sa defense ng gospel kasi nga, importante yun. Ito yung mga to, baliktad. Sinet nila yung sarili nila against sa Diyos. Sabi dito, set themselves and the rulers of take counsel. So, ang pinokus dito po yung mga hari o yung mga namumunuan. Kaya huwag na huwag kayong magtataka. Yung iba kasi ganyan pag kinausap mo. Eh, ba't ganun? Ba't inaano naman si Duterte? Preacher ka pa naman. Di ba sabi sa Romans 30? Ganyan, pinag-aralan na natin yan. Yes! Susunod tayo sa lahat ng dapat natin sundin. Mas naumuna pa nga tayo sa kanila. Mas righteous pa tayo sa kanila. Amen? And no, nobody's righteous. Ibang context yun. Aralan mo. Okay? So, yan ha, nag-counsel pa. Anong gagawin natin? Against the Lord and against His anointed. So, dalawa, sa Diyos, sa Panginoon, at kung sino man itong anointed. Ito, alam na natin si Jesus yun. Mamaya, sasabihin niya, sino yung son dyan? Malinaw si Jesus yan. Ha? Anyway, tuloy ko lang ha, ano sinasabi nila para maintindihan natin kung gaano sila agalit at para paghandaan din natin, hindi tayo maging katulad nila. Ito yung ginagawa nila. Makinig kayo, mga young people ha. Makibasa nyo nga. Ready, go. Let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. And dito may tali. Yan may tali. Sinong gusto ng example dito? Peter. Sino may sinturo na lang? Sinturon. Ayan, ikaw na lang. Alis yung may sinturon mo. Hindi ko napaganda, sorry. Pero magandang illustration. Sinong volunteer? Rafi. Huwag yan, baka mag. Si Rafi na lang. Ito mga little boys natin. Asa na? Anong gusto ko Stephen? Okay na. Rafi, dito ka. Lakas ka ba? Nahatawin kita. Medyak lang ha. Ganyan yung kamay mo. Sige, gumawala ka. Subukan mo lang. Okay, salamat. Mahirap ba? Sige, thank you. Alika dito. Kasi nakangiti ka eh. Ngayon, asal ka doon sa dito, di ba? Ba't ako tinali? Okay, tapon mo ngayon. Tapon mo.
Tapos may inalis mo na eh. Ba't mo mabalik? Ayun, mangiti. Nakasmile ka pa rin eh. Konting commercial lang yan. So alam nyo, nakita ba kayo ng yung anak ko pong maliit? Bagay, maliit pa kasi. Pag yan, ilagay mo sa kwarto. Para sa sarili naman yan. Alam nyo kasi, takbo ng takbo yan eh. Pwede mapahamak. So ang gagawin mo, either lalagyan mo siyang boundaries o kwarto, either kwarto or hindi mo papahiramin. Kunwari, na cellphone mo, di ba? Dapat? Hindi, walang cellphone ha? Na cellphone ba? So, ganong agalit ito? Nakakita ko yung ganong bata. Kaya pagpapaluin mo, papaluin ka rin. Ano yung tumatakbo sa utak nun? Di ba, galit, no? Makasarili, gusto niya magawa yung gusto niyang gawin. Eh, kaso nga, kailangan mong minsan i-limit. Kailangan mong ito, itali. Di ba? Kaya hindi naman siya itatali mo, itatali mo yung yan. Minsan nga, ref, di ba, yung mga bata, ganun eh. Bukas ang bukas, bukas ng ref. Bukas. Ay, sarap nito ah. Kaya may mga nabibili pong ganun, nilalak po yung ref. Yung iba naman, sobrang takaw naman, kaya kailangan yung ref. Yung iba ano? Ano yung mga inalilimita sa mga cellphone? Gagawin natin, lalagay mo lock, yung iba, pa, hindi mo kukulin mo muna. Yung TV, kung pwede lang lakan to eh, no? Paano ilalakan to? May password din niya. Minsan kasi marunong din eh. Pag laki-laki niya, sasakyan na. Tinatakas na yung sasakyan. Matatawa ka. Sinakarelate tayo, di ba? Alam natin yun, pero may limitasyon. Lalo ang Diyos sa atin. Amen? Bakit di pwede ba tayo isa lang asawa? Ay, hindi, gusto ko dalawa eh. Pag nakadalawa ka na, gusto mo tatlo. Pag nakatatlo ka na, gusto mo kahit ano na. Pag sobrang loko-loko ka na, ba't babae lang lagi yun? Oh, gusto ko lalaki rin, kasi naulo na yun. Diba? So, pero ganito yan, ano pa? Napakarami. Pero itong mga to, galit sa Diyos, kaya yung kanyang ginawang panali sa kanila, gustong hindi lang kumawala ah, yung hindi, sasirain. Gano'ng agalit to? Kasi hindi na-illustrate niya ano eh. Tapos tinapon niya pa oh. And cast away their cords from us. Eh bakit there yan? Una ang Diyos ay, di ba, Father, Son, and Holy Spirit. Pero pwede mo rin sabihin later kasi pag naghari ang Panginoon sa millennium, kasama tayo doon. Kaya ngayon, yung mga hindi paligtas sa millennium, ano mangyayari doon? Ang tagal nung gustong kumawala. Amen? So again, maganda yung malaya, kaso may kalayaan ng Diyos na nag-set at yung boundary ng Diyos na nag-set. So hindi dapat gano'n. So again ha, pinag-usapan yung hidden, yung mga hidden, kaya galit yan minsan, usapan yung pag-usapan salita ng Diyos, yung judgment ng Diyos. May impyerno pala, ayoko, inalis ko na sa utak ko yun, biglang papaalala mo pa yun. Ako ba, umalis ka nga dito. Ganun yung mga yan eh. Okay, galit ba sila? Huwag natin silang galitin eh. Galit sila eh. May dahilan din naman, kaso mali. Pupunta tayo ngayon sa Diyos. Basta naintindihan natin, pwedeng point number one natin dito, kaya merong rage, kasi may mga walang kwentang-kwentang bagay, lagi lang iniisip. At pag ginalaw mo yun, dinampi mo yun, ay mali yan, ay hindi tama yan, hindi ka pala ligtas. Nako, magagalit siya. Pangalawa, take note na ang specially na kikilos, of course, yung mga leader-leader. Okay? Siyempre, sumusunod minsan yan sa kanilang constituent. Di naman lagi dapat. Pero, huwag tayong magtaka. Kaya tayo, binabanata natin. At least, ang preaching lang naman, di ba? Yung mga leader natin para yung tao, hindi magtiwala doon para mga syunga-syunga na. Eh, siyempre, presidente, malamang siya yung pinakamagaling at pinaka... Diba, sundin natin? Kaya, sumutahan natin sa mga bagay na dapat. Pero, hindi yung tipong parang mga fanatic, ang dami mga fanatic eh. Kaya ganun din sila minsan sa religion nila. Kaya pangatlo, galit na galit sila, gusto nilang kumawala, pati yung boundary, gusto nilang sirain at itapon. So, ano yung ginawa nila yan? Mga bakla na naman.
Anong gusto nilang gawin? Family code. Malinaw yun. Lalaki, babae, kakasal. Kasi sa requirement, kasi ba't willing kakasal yung ano? Dati wala nakakaisip nung kakasal mo, parehong lalaki. Sita na lang ulo. May pero anong ginagawa nila ngayon? Gusto nilang tanggalin yun? Gusto nilang baguhin? Pati logic, binabago nila. Eh, gusto, mahal yun, lalaki. Eh, kung yung mga mababatas, puro nabayaran na, mga bakla din. So, gusto nila sirain yun. Ano pa gusto nila sirain? Yung Bible. And then, again, yung iba, hindi ka, yung, siya nang kumabait naman kahapon si Ate Laila, kaso, sabi niya, isa lang naman yung Bible eh. Alam mo bang version nila? Sabi ko kasi yung mga Jehovah's Witness, dala niyan, mga booklet lang. Hindi po may Bible. Anong Bible? Ano? Bagong tipan. Ano pong version? Hindi nila alam na version lang yun ang sila. Sila lang meron ganun. Kasi nanloloko nga eh. Ang Bible, isa lang yan. Kung ito lang talaga ang rule book natin at Bible, mga buong mundo, for example, walang conflict kasi babalik ka lang dito tapos yung, ay, ganun pala. O sige, mali pala ako. Pero ito mismo, gusto nila sirain. Kasi pag naiba nila, nasira nila yan, ano matitira sa atin? Sabi sa Bible din, if the foundation be destroyed, what shall the righteous do? Anong gagawin natin? Ito yung sinabi ng Bible. Walang para sa Bible. Hindi naman yan ang final authority, di ba? Nakita nyo ba, hindi mo na pwede sabi, ito yung sinabi ng Bible. Kung may mali, yan. So kaya isa yan sa mga gusto nilang sirain, sobrang galit nila, hindi lang nila gustong kumawala, gusto nilang sirain yung boundary, at itapon, pagkatapos nilang sirain, itapon. Ang galit na galit, amen? So kaya ito yung second part. Anong gagawin ng Diyos sa kanila? Yung iba kahit yung mga bata, talagang wagas siya pag nagalit eh. Kasi siya sumisigaw. Kala niya kasi pag nagalit siya, pinakita niya yung galit niya, tapos na ako masusunod. Kasi galit ako eh. Eh minsan yung ibang magulang, wag mainahin na, nagbibigyan. Be, sige, wag ka nang magalit. O, yan ang cellphone ha, gawin mong, saksak mo sa sigmura mo yan. Mga ganun tayo minsan, ganun din yung mga asawang, mga asawang, mayaman ha. Mare, mayaman ako. Mare lang ha. Kasi misis na ilagi akong, oh, kamusta ka na dyan? Punta ka naman dito. Yung pamilya naman natin. Eh, gusto kong mambabae ko na mare. Huwag mo pa kayo naman. Oh, ito ang pera. Oh, yan. Diba? Ganun eh. So, ginagawa nila, yung tamang, kala nila mababribe. Alam niyo yung bribe, di ba? Hanggat maaari, alam niyo naman yung bribe ay masama. Pero maniwala kasi hindi, ha? Pag napunta ka sa mga lugar na normal yan sa kanila, parang ikaw yung muwanta nga sa kanila pag, hindi mo alam, bigyan mo lang ng ganyan. Ah, ganun pala. Di ba masama yun? Naku, wag mo sasabihin yung word na yun. Masama. Ano masama? Tatawanan ka dun. So, anong gagawin nga ng Diyos pag yung mga tao ay talagang wala nang pakialam sa tama at mali? Eh, sunod na lang siya sa tao, di ba? Ganun lang yun, di ba? Ganun ba yun? Hindi ang Diyos, dahil hindi mo siya pwedeng, siya ang Diyos eh. So, nakaupo lang daw siya sa langit. Anong gagawin niya? Tatawanan niya sila! Ano ngayon, kung ano, parang yung mga bata minsan, kunwari, si Shana, galit sa akin kasi hindi ko siya pinanood ng TV, kunwari. Isusuntokin ako niyan. Anong gagawin ko? Sinuntok ako sa puwet. Isa sa bago, natatawa lang ako, di ba? Nakita niyo sa comedy show, yung ganun. Halika dito, Peter, ikaw naman. Halika. Kasi malaki-laki na to eh. Ah, si Richie, tulog. Ayan. Aiden. Ah, si Aiden. Ryzen. Ah, si Jared, dali ka dito. Dali ka dito, magkulit ka dito, sige. Dali ka dito. Ah, suntokin mo ako, bilis. Suntokin mo ako. Suntok! Oh, yeah. Ah, tama na. Thank you. Ah, tinamaan ba ako? Anong gagawin nga? Tinawanan nyo nga eh, di ba? Alam nyo, ganun tayo mga tao sa Diyos. Ang Diyos,
Hindi mo siya masasaktan. Hindi ka matatalo. Hindi mo siya matatalo. Kaya itong mga tayayabang, itong mga hari kasi yayabang, may kapangyarihan, may weapon sila, malakas sila. Pero ang Diyos, tatawanan ka lang. The Lord shall have them in derision. Ganun din ang sabihin nun, lolo-lokohin ka lang ng Diyos. O sige, suntok pa, suntok pa. O sige, baguhin niyo pa yung batas niyo. Sige, sige, tanggapin niyo yung bakla. May sarili kayong Bible, sige lang. Hindi ubra yan in the end. Eh, marami kami na loko. Impyerno rin kayo lahat. Pero yung mga hindi pa reprobate dyan, masosolwin din natin yan. Anong magagawa nila? Paano na ito pipigilan? Sige nga. Yung iba, gano, parang ilang beses natin na experience yung gano'n na sabi ng guard sa akin, ay, bawal po dito yan eh. Bakit bawal? Paano nang bawal? Bakit may masama kaming ginagawa? Alam mo, sila yung mahihirapan. At kahit mapagbawalan tayo doon, may ibang tao. Tayo, nag-iipon ng reward sa langit, tuwang-tuwa ang Diyos. Nailigtas yung mga tao. Intindihan nyo ba yan? Kaya never nyo, kaya ganun din mga bata, balik naman tayo sa mga ligtas na, o kaya sa practical application, mga bata, lalaban ba kayo sa magulang nyo? Kunaya, si Jared, sinabi ng huwag mag-cellphone, ah, lalaban ako. Lalaban ako. Anong gagawin mo? So, minsan, walang kakwenta-kwenta lumaban sa Diyos. Amen? Ikaw na lang yung sumunod sa Kanya. Ganon din sa mga proper authority. Lalaban ka sa magulang mo. Wala ka nang magagawa. Sa puso lang, pasto. Yun nga, anong magagawa nun? Baguhin mo yung puso mo. Magtiwala ka lalo sa tama mong authority. Dinadala ka sa tama, gagalit ka pa. Anong klase yan? Kahit di yung magulang, basta kunwari, basta parang may mali ka. Di sa pag-usapan natin, hindi, yun na. Ah, sa akin lang to. Pag nakakita ko ng pagkakataon, may mga ganun po. Ano mangyayari sa'yo? Then shall he speak unto them in his wrath. Ayun, nagalit din ang Diyos. And vex them, ayun, papaluin na. Vex them in his sore displeasure. Sabi niya ba, hindi naman nagalit ang Diyos. Ibang biyan din, nagbabasa ng Bible yun. Paulit-ulit yan. Yung binasa natin kanina, Psalms 139, oh, nung sinabi doon. I hate them with a perfect hatred. Eh, si David lang yun eh. Pero katanggap-tanggap sa Diyos yun. O, paano yan? By the way, huwag niyong ano ha, again, ito. Binabanggit ko kanina, hindi na tayo dapat magpaloko sa galit ng mga unbeliever, pero minsan mag-isip din tayo bakit galit sa akin. So baka may dahilan din. Okay? Lalo pag ang Diyos ang galit sa iyo. Amen? Amen. O bata, pag di kayo masunurin, sabihin ko sa inyo, galit ang Diyos sa inyo. Amen? Amen. Di naman nila ginagawa yun para sa kanila lang eh. Para sa inyo din. Sabi dyan, no, in sore displeasure, nagagalit po ang Diyos at nagagalit talaga siya. Naiinis, naaasal. Pag nasobrahan ka na, yari ka. Yet have I set my king upon my holy hill in Zion. Yan, mapasok ng Panginoong Jesus. No? Ganito yan. Yung iba, feeling nila, kahit mga bata, isa tayo sa mga bata. Mga bata, feeling mo minsan, ikaw ay, eh, anak ako nung tatay ko, kahit anong mangyari, anak pa rin ako eh. Oo, kaso, darating ka nga rin sa edad na magsasarili ka na eh. Pag inisip mo lagi na hindi ako papaluin, o kahit paluin ako, wala yan. Parang hindi darating sa point na ako ay totally yabador sa... Darating yun. Yun ang number one, ha? Pwede kang paluin. Pwede rin. Ano pa yung pwede mangyari? Yung iba naman, ganito. Ayan, kaya sa anak na naman, ha? Mamaya tayo sa office. Yung mga anak, eh kahit anong mangyari, ako anak, tatamad-tamad na ako kasi yung tatay ko na may sariling bahay. Pag ako ay namatay na siya, di ba? Sa akin yung bahay. Di ba? Tama yun? Inaway, tama yun. Pero meron siyang pwedeng gawin din. Alam niyo ba yun? Pwede niya ibenta. Ano ba? Pwede niyang ipamana sa iba. Gusto niyo ba yun? Ikaw yung anak, ba't wala kang mana? Sira ulo ko kasi. Hindi mo nang sasabihin yun, di ba? Pwede mangyari yun. Balik na tayo sa kumpanya, ganun din yan. Iba, kala nila, ako na yung susunod dito sa boss ko.
Anong ginawa ng Iloco-Loco ka? Anong ginawa ng boss mo? Nag-hire ng bago. Yung galit na galit ka ngayon. Bakit ka? Dapat ako eh. Kala mo lang yun. Balik tayo sa mga Hudyo. O sino ba yung mga ginamit ng Diyos? Nung unang pa... Eh, yung mga Hudyo, di ba? Eh, wala. Wala mga magawa ang Diyos. Tayo yan. Hindi. Ano nangyari? Dumating si Jesus. Siyang sinet na hari. At wala silang magawa kahit tigas na ulo nila. Eh, hindi. Sa amin dati yan eh. Ano sabi ng Panginoon? Hindi niyo naman intindihan eh. Nakakasunod pa ba? Ang gusto ko lang sabihin nito ay yung naka-focus tayo sa galit nila at galit sa kanila. Medyo mabigat dapat 'to eh. Sa atin dapat ngayon ha, ibig sabihin ko, pag-isipan niyo, may time na ramdam niyo naman 'yan, galit ba ang Diyos sa iyo? Kunwari. Ano ba 'yung pinakamatinding ano? Ano ba yung kanta din natin yung napakasakit? Ano yung pinakamatinding pwedeng mangyari sa iyo? Kunwari ano, iniwanan ang asawa mo, pag iniwanan ka na, nagkasakit ka pa matindi, inatirang anak mo, hindi ka pa ginalang, ginamit ka pa, pati business mo na napakahirap. Ngayon nakita mo, ano, asan ang Diyos? Dapat magtanong-tanong ka rin, baka galit ang Diyos sa'yo, bakit ka pinabayaan sa sobra-sobra naman? Ganyan, di ba? Yan ang gusto ko sabihin. And then, mamaya, naunat pala tayo sa galit nila, kasi galit sila sa Diyos, galit ang Diyos sa kanila. So, balik tayo sa mga bakla ulit, kung naalala niyo yung Romans 1. Yun, galit sila sa Diyos, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan ng Diyos, binigay ngayon sila sa reprobate mind, o bahala ka, ayaw mo sa akin ha, o yan na, dyan ka na. Dito, tuwa sila sa umpisa. Pero nakikita nila, wala, sabi ng preacher, wala na lang pag-asa, totoo kaya yun? Eh, yun ang totoo. Hindi, lalabanan mo yun. Kahit, anong laban mo? Kahit lumabang ano lumaban, mag-rebelde ka, anong magagawa mo pag ang Diyos na mismo binigay ka na sa, pinabayaan ka na. So, yun ang gusto kong ano dito. Eh, pastor, di naman applicable sa akin yan. Pero applicable sa ibang tao. Kung soul winner ka, isipin mo yon. Lagi mo isipin yon. Pag may time na nagpapabaya tayo minsan, yung kahit mga kamag-anak natin, walang sa buhay, mga kaibigan natin, kaubayan natin, the more na maganda yung patutunan ng church, marami na soul win, of course, positive sa kanila yon. Pero, kabaligtaran mo yon. Sabi natin, medyo nagpapabaya tayo, nagpapabaya. Hindi na masyado, pastor, pero nagpapabaya ka pa rin. Yung iba doon, pwedeng malagay doon dahil sa kapabayaan natin. Kaya, at pag nakikita natin yung galit ng Diyos sa kanila, dati tayo natutuwa. Amen? Sa reprobate, okay. Pero actually, yun nga, yung time na yun, bakit nga sila naging reprobate? Dapat maisip natin yun. At yung ibang tao dito, mga bata, na hindi pa reprobate, hindi pa rejected, tingnan natin minsan sila. Pag nakikita natin, papunta na sila doon. Bakit rebelde itong taong to? Huwag naman sana, pero papunta yun doon. Pag tayo ay posibleng nagpabaya. Nasabi ko lang yun, o. Kaya, nasa na ba ako? Ito yung maganda dito. Si Jesus naman, yung pinalitan sila. Sila yung ang Panginoon na itaas. Ito, medyo positive to kay Jesus. I will declare the decree the Lord that said unto me, thou art my son, this day I will begotten thee. So may duda ba kayo kung sino yan? Si Jesus po yan, sinet sa mga Hudyo against their will, kasi nga hindi naman sila sumunod. So yun yung next na gusto kong bigyan din dito, na ang sakit nun. Amen, nabanggit ko kanina sa'yo. Kanina, napalagay mo, ikaw yung magmamana, hindi ka sa iba pinamana. Ganun yung idea dito eh. Napakasakit nun. Parang gusto mong pakamatay, di ba? Huwag naman. Ask of me, I shall give thee the heathen for thine inheritance and the uttermost parts of the earth for thy possession. Medyo nag-focus na siya sa baliktad. No? Kanina ito yung heathen, kuno ito yung heathen, ito si Jesus. Kanina dito, galit ako, galit kayo ha, galit kayo sa akin, galit kayo sa akin. Pinasok yung picture ni Jesus, ito naman yung pinuri. Gusto niyo ba yun?
pag ikayo yung hindi pinuri, iniwanan, ayaw mo nun, di ba? Pero yun ang totoo eh. Kaya ngayon ba, nilalabanan. Alam nyo ba yung mga kahit yung mga Muslim, yung Hinduism, alam nyo ba na nabuo yung mga yan? Nasabi nyo yung Hindu tsaka Buddhist na una pa sa Christianity yan. Pero naging active yan tsaka yung mga katuruan nila, nilalabanan nila yung turo ng Bible. Alam nyo ba yun? Doon sila nagpaka-active kasi ayaw nila. Nung una, ganyan lang naman yan eh. Di wala kang religion, di wala. Pero nung nagkaroon ng Christianity, lalo nilang nilabanan po yun. Ganun po yan. Kaya mag-iingat tayo. Pag galit ka sa Diyos, may papalit ang Diyos sa'yo dyan, lalong kalituhan. Yun ang totoo. Kaya dito, yan, nag-focus na ka sa Jesus. Si Jesus ngayon, dito ayaw niya, ayaw niya. Sige, dito mag-focus. Ganun din niya kahit sa mga bata. Kunwari, magkakapatid kayo, tatlo, yung isa ayaw talaga. Doon lang ako sa isa. Pag nakita mo yung isa sumusunod, nagugustuhan ng magulang niya, anong gagawin mo? Nakanganga ka lang, bakit siya na naman? Bakit siya na naman? Sa klase, ganun din. Kala ko mahirap yan, ha? Kala ko, pag hindi ko inaral yan, makapagod na si teacher dyan, tapos lahat kami pasado na. Hindi. Hindi ka sumunod. Yung iba, natuto. Iba? Ang saya nila ngayon. Kasi natututunan nila, ikaw. Bahala na kayo dyan. Napopromote na iba ikaw? Wala na yan kasi tigas ng ulo mo. Yun yun. Kaya ngayon, tinataas na si Jesus. Tuloy lang po tayo, ha? As of me, I shall give thee the heathen for the inheritance. Sinasabi kay Jesus, okay, may kalabang ka? Humingi ka sa akin. Pag sinabi, yung sabihin niya, matatalo mo yan. Gusto niyo ba ganun tayo? Ngayon, mga Baptist dito, dumadami na rin, di ba? Sana tunay. Pero, kahit paano, nakikita natin yan. Alam niyo, sa konting history na naman tayo, yung mga panahon na talaga yung malakas lang yung Catholic, dumaan tayo sa ganyan sa history natin. Talagang namayagpag yan. Hanggang ngayon, kala nila ganun pa rin. Salamat sa Diyos, may dumating din na time na inalaw ng Diyos na sila ay napahiya. Okay, at marami yan. Hanggang ngayon yan, hanggang ngayon. Kung alam lang nyo. Yung iba, hindi kasi sa atin alam. Kaya sana malaman natin yun. So ngayon, ang ginagawa kasi ng Diyos, pag ikaw ay nagmamataas, binababa. Eh ngayon, kung mga tunay na Kristiyano ngayon, nagmataas din, ibababa din. Kaya ang gusto ko sabihin dito, yun nga, dumating po yung time na at darating yung time na magkatago pa yung Panginoon, yung mga ayaw sa kanya, bandang huli, either mapatay or yung kanilang inheritance, sabihin natin nga, kayamanan, mapupunta yan sa kung saan gusto ng Diyos. Amen? Amen ba? Amen. Yan ang totoo. Kaya huwag kayong mainggit po sa mga mayaman ngayon. Ngayon, matuwa kayo kung magaling talaga siya, binigyan siya ng Panginoon ng ganun. Salamat. Hindi mo kailangan mainggit, pero ito nakakaingit yung mga loko-loko. Sila pa yung mayaman. Hindi mo kailangan ingitan yun. Ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Amen? Amen. Kung alam niyo yung katotohan sa langit, sa new heaven and new earth, sa atin lahat po yan. Okay, may time pa ba tayo? Tapusin na natin to. Thou shalt break them with a rod of iron. Kailan sinabi po yan? Sino yung maghahari with a rod of iron? Si Jesus yun. So kaya alam natin sa millennium to. Itong mga to na kung di man sila iba sa kanila napatay, yung mga anak-anak nila, pag ayaw pa rin nila maniwala ang Diyos na mag-aari, ano mangyayari sa'yo? Pag rebelde ka pa rin. Ikaw yung laging hihigpitan, alam nyo ba yun? Kaya minsan hinihigpitan tayo. Ba't ako ang higpit mo naman sa akin? Kasi hindi ka sumusunod eh. Yung mga sumusunod, automatic yung minsan bibigyan ng kalayaan nyo. Maniwala kayo. Kunwari, yung anak ko, kunwari, si Stephen, tsaka si Peter, kunwari, nagda-drive na sila. Hindi nakita ko paano sila mag-drive. Yung isa maayos, yung isa hindi. Alam ka naman pa, eh. O ikaw ha, hanggang alas 6 ka lang. O, sa computer na lang, yan. Ano ka relate kayo? Sa computer, yung isa nakita ko, nag-aaral talaga. Nag-computer, nag-aaral. O di sige, mag-computer ka lang na mag-computer. Eh, yung isa nakita ko, puro kalokohan, puro laro. O sige, isang oras ka. Ba't isang oras lang? Hindi, nakaupo lang yung computer dito. Ba't isang, kasi higpitan ka. Pag ikaw ay hindi matino. Katindihan nyo ba yan?
Ganun din sa kahit saan. Ba't niya binibigyan mo siya ng pera? Eh, alam mo, yung pera ginagamit sa tama eh. Ikaw, wala. Sa mga missionary, ganun yan eh. Be wise now. Kaya yan, maganda dito. Meron namang pag-asa eh. Amen? Antok na ata kayo eh. Ito na yung katapusan. Hindi ito sumpa lang sa kung sinong tao. Para sa lahat to, di ba? Ang Bible open niya sa lahat. Pag-aralan mo, wag mong... Ako na naman, pastor, ako na naman yung sinasabi mo eh. Forever na akong ganito. Di baguhin mo na lang. Yan ang lesson dito. Lagi may pag-asa, pag-anak ka ng Diyos. Eh sabi dito, be wise now therefore, O ye kings, be instructed. Magpaturo ka. Especially yung mga judges, kasi later, kasi kung anong gagawin yung mga rulers, nagkakascade po yan sa babae. Pag matino ang ruler, magiging matino, kahit naman ma-influence siya ng malaki yung mga tao. Eh sabi dito, dapat serve the Lord with fear. May takot ka dapat sa Diyos, paglingkuran mo siya. Eh naku, yung karamihan ng tao yun, very foreign sa kanila yan. Yung iba, nag-serve na raw, nagsimba lang, nag-serve na. Sa mga sakrista, nag-serve daw. Mali naman. So, ganun din kayo ha, minsan. Baka feeling nyo minsan na utang na loob si pastor sa'yo pag nag-umatin ka. Minsan may mga ganun eh. That may takot ka. Amen. Tapos, para maganda, balance. Ano? Gusto nyo ba, inutusan ko yung anak ko, galit pa. Sumunod naman, kaso galit. Ano yung maganda? Pag susunod ka, ano sabi? Pag sumunod ka, ano dapat? Ha? Bukal sa kalooban. At mas maganda yung? Hindi lang basta bukal, talagang masaya ka pa. Ba't ka lang magiging masaya? Inutusan ka. Pag naiintindihan mo para sa'yo yun, nakakatulong yun, maganda pala yun. At madadagdagan ka pa ng talino at sa opisina, ganun. Sweldo, pamote ka pa. Ba't di ka matutuwa? Matutuwa ka nun. Kahit mahirap, di ba? Eh sabi dyan, and rejoice with trembling. So magkahalo po yun. Andun yung pagsunod. Pero masaya ka na sumusunod ka. At masaya tayo pare-pareho pag ganun. Imagine nyo nalang sa bahay. Wala nagdadabog yung anak. Di ba? Napakasaya nun. Ganun din sa church. Ito, balik tayo kay Jesus ito. Importante sabi dyan, kiss the son. Ano yung sabihing kiss the son? Ito mga anak ko, sinasanay ko po yan pag yung dadabog, alam ko na hindi maganda. Kaya sabi ko, palapitin ko, ano, galit ka? Oh, kiss mo si tatay. Ganon training ko sa mga maliit. Stephen kasi malaki na eh. Ganon din gawin sa mga anak nyo, amen? Pagkatapos yung paluin, alam mo, galit, alam mo na, okay, naitindihan niya ng galit. Galit ka sa ginawa nila, sa kanila, dahil sa ginawa nila. Ngayon, ito hindi matagalan ng iba. Yan, pag alam ko yung anak ko ay medyo rebelde pa sa puso, naku, hindi kikisa, galit nga sa'yo, pinalo mo nga eh. Ganun din talagang ginagawa dito ng Panginoon, alam nyo ba yun? Para malaman niya na talaga itong mga to ay submit na sa kanya, i-kiss mo yung son, si Jesus, itaas mo si Jesus, matutuwa ang Panginoon sa'yo eh. Amen? Yun yung ibig sabihin dyan. Lest he be angry. Naku, pag hindi ka kumis, galit ang Diyos. Parang ako sa anak ko. At di ka umigis, ha? Ayoko, ayoko. Ang tindi naman ng Panginoon, eh, makakabuti naman sa'yo yun. Amen. Again, yung mga magulang na kaano dito. Kahit kayo, mga anak, gusto ba kayong pasubmit ng datay nyo para lang sa kanya? Hindi. Ang ganda nung pag natuto ka na, nagkakaisa kayo, bandang rin, makikita niyo yung bunga ng pagkakaisa niyo. Hindi everybody happy. Amen? Amen. Ito po, ano na to eh. Warning na to, okay? Mag-submit ka na, matuwa ka na sa Panginoon. Especially sa anak ng Diyos, kay Jesus. Pag hindi, naku, magagalit siya at ano mangyayari sa kanya pag nagalit siya sa'yo? Wala lang. Eh kung wala lang siya, wala lang talaga. Kung Diyos siya, kung Panginoon siya, naku, natay ka. Hindi mo siya aasarin at walang mangyayari sa'yo. Amen? Amen. Andahan niyo po yan. Applicable yan kahit saan.
When his wrath is kindled but a little time, medyo mahirap intindihan sa umpisa. Tapos na tayo ha, saglit lang. Sabi dito, when his wrath is kindled but a little, pag kindled, nag-aapoy. Pag sinabing but a little, konti pa lang. Ganun yan. Ibig sabihin, nakikinig ba mga bata? Huwag nyo nang hintayin, galit na! Huwag hintayin nyo, pag nakita mo lang, parang galit sa kasi tinignan akong ganyan eh. Pag tinitingnan akong ganyan, may galit na yun, pero hindi pa masyado. Alam mo na, pag galit na yun, hahabulin ka na nun. Ang Diyos ganun po, no? May time na, konti pa lang yung galit niya, doon ka na, lumapit sa kanya. Huwag mong hihintayin na sobrang galit na ng Diyos sa'yo. Yun ang sinasabi dyan, okay? Tinulungan kayo kasi kahit nung muna ako yun eh. Ano sabihin nun? When his wrath is kindled but a little, konti pala yung galit niya, dun ka na sumunod. Amen? Amen. So finally, sabi dyan, blessed are they that put their trust in him. Nakita niyo yun? Ate Riza, dyan nag-uumpisa at nagtatapos tayo. Manampalataya sa Panginoon, magtiwala ka, maliligtas ka. Anak ka na ng Diyos ngayon, pero may conflict pa rin. Ang galit ako sa tatay ko, para ayokong gawin lahat. Hindi, magtiwala ka lang sa kanya. Hindi, parang maikita na yan. Pagod nga ako sa inutos niya. Magtiwala ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Yung sabi doon, pinagpala yung mga nagtitiwala sa kanya. Hindi ko nga maintindi. Kaya nga, tiwala eh. Pag nagtitiwala, magtiwala, bibigay mo sa Diyos yun. Hindi ibig sabihin naintindihan mo lahat. Amen? Hindi ko naintindihan. Parang mali. Magtiwala ka. Pagpapalain ka ng Diyos sa maraming bagay. Amen? So again, title natin ulit. The Rage of End 2, The Hidden. So gusto nyo bang itulad sa, kahit ligtas na kayo, gusto nyo itulad sa mga hindi ligtas na later, yung Diyos, hinahanda niya na kung ano yun. Diba? May mga ganun verse, diba? Sa Israel, ganun, parang iniikid na raw. Iniipon niya na yung galit niya, parang bow, alam niyo yung bow? Napakatigas nun, pero pag ganyan pa lang, mahina lang yun. Eh, pag talagang binabanat niya ng gusto. Ano sa mga anak ko, ganun din. Anong gusto mo? Number ano? Pinakamalakas, number 10. Anong gusto mo palo? Number 10, 9, 8 and a half. Huwag ka na maghintay, amen? So, i-please natin ang Panginoon. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Nakita namin ang galit niyo po sa manghiling, galit din ng mga pagano sa inyo. Ilagay po namin aming sarili pa sa tamang kalagayan na hindi kami po, Lord, sa inyong galit, kundi, Lord, dahil sa inyong kasiyahan. Magliligod kami ng maayos, Panginoon. So, ganoon din naman po sa mga unsaved pa, Lord. Consider din namin sila. Nakita namin dito na may paglalagyan po sila, Panginoon, pagdating sa kabilang buhay, Panginoon. Nawa, consider po namin, yes, maintindihan namin na may galit, Panginoon, pero yung galit po minsan na humuho pa, Panginoon. Salamat ang yung Panginoong Jesus ay namatay para sa amin. Yun pa lang ay sinabi sa salita ay nag-apis, Panginoon. Siya po ay at least nabayaran ang aming kasalanan. Salamat po, Lord, Panginoong Jesus. Pero ngayon, nanawa, malaman at tanggapin din itong mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, ang inyong pag-ibig ng Lord. Hindi lang po yun. Yung paraan talaga ng kaligtasan nyo ay maalis din po yun yung thought na mga maling tinuro sa kanila na kesyo kaya nilang iligtas sarili nila. Tawarin po ang bawat isa dyan. Nagkukulang kami. Sila din na medyo nakapasok yung mga false doctrine, Panginoon. So, today, Panginoon, we pray for our remainder of the day, Panginoon, mga follow-up, Panginoon, visitation, soul winning, practice, Panginoon, in the later pag-aaral ulit, Panginoon, service, Panginoon. Awayin na po, Lord. Again, maraming salamat sa napakaraming blessing. Tulungan niyo po sa maraming pinagdadaan ng panin po namin. Awayin na po, Lord. Kaya malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.